What's up, mga katoto? My YouTube channel, Katoto Brothers. By the way, I'm your Katoto dyan. Na bubabati sa inyo dyan ng magandang-magandang araw sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Lalo na sa mga mahal ko sa buhay, sa asawa ko, sa anak ko, sa mga kapatid ko dyan, especially sa mga mahal kong mama. Alam mo na yan, ma, kung sino ka. Yan mga Katoto. So, may gagawin akong videos na siguradong mag-refresh sa akin, no? At also, makapag-share ako ng kunting kaalaman sa inyo dyan sa mga aspiring katuto o kainday na gustong magpasukin ng pagiging marino or seaman, no? So, isa-isahin natin yan, yung navigational bridge equipment na under ni Sigon Officer. Of course, yung mga life-saving appliances natin under naman ni Third Officer. So, regarding naman sa mga safety, appliances o sa safety equipments na, ginagamit once na may gagawin tayong mga critical jumps, no, of course. So, lahat yan isi-share ko sa inyo para maging magkaroon kayo ng kunting kaalaman, no? Hindi lang sa inyo, para din sa akin. Yun. So, yun mga katoto, sa unang yung pamagat ng aking videos, kunting tips number 1, kunting tips number 2, hanggang sa maubos natin yung mga navigational bridge equipment or life-saving appliances ni Third Officer sa kan ni Second Officer. So yun mga katoto, sana abangan nyo yung unang-unang kunting tips na isi-share ko sa inyo ay gaano nga ba kalupit or kahalaga ang radar ng barko or ARPA. Ang ibig sabihin ng ARPA, Automatic Radar Plotting Aid. So, mayroon naman akong idea dyan regarding sa ganyang mga bridge equipment natin, no? So, medyo matagal-tagal rin tayo nagbabarko. So, mas maganda na tanungin natin yung mga opisyal natin. So, dahil sila talaga yung mga real navigators, no? Para mapaliwanag nila na maayos o ma-share nila na maayos sa atin kung ano nga ba yung kalagahan or function ng isang ARPA. Yun mga katoto. So, abangan nyo yan, yung aking mga videos sa pakunting-kunting tips, mga katoto. Pag naipon yan, magiging pointers nyo yan. Yun. Yun, no? Sana subaybayan nyo yung aking mga pakunting tips na ibibigay sa inyo. Dahil lahat yan, i-share ko yan sa inyo, mga katoto. Sana magsilbing ano yan, no, pointers nyo yung mga i-share ko sa inyo. So, sana abangan nyo. So, muli, ito si katoto nyo dyan na nagsasabi sa pakunting-kunting tips na mapupulot nyo, makukuha nyo sa videos ko. Walang araw, mga katoto or mga kainday, magiging pointers nyo yan. Yo! Welcome back to my YouTube channel. By the way, I am your one and only Katoto Jan. Yun. So, dito tayo ngayon sa kunting tips number 1. Dito tayo ngayon sa bridge. So, aalamin natin, tinatanong natin kay Chief Officer kung ano nga ba o gaano nga ba importante ang radar or ARPA ng barko. So, this morning,
I asked chief officer to ask about two types of radar. So we have a X-band radar and other one is S-band radar. So itanong natin kay chief officer na yon, kung ano nga ba yung pinagkaiba ng X-band radar sa S-band radar. So okay, sir? Okay na. Yun, let's see, chief officer natin. Gabi po tayo guys. Magandang morning sa inyong lahat. Bago mo lahat, please subscribe Katoto Brothers. Yun, thank you. Then, bago ang lahat, magpakilala muna ako. Ako nga pala si Chief Mate Arnel Gimintisa, Tubong, Iligan City. So, ako po ay 35 years old. Married na po. Hindi na available. Saka nandito po tayo ngayon sa kalagitnaan ng South Africa. So bawaybayin na din to yung biyahe na to. So mula yung destination po ng barko ay tumaraw. Mag-loading po tayo ng iron ore. Dadalhin natin sa Corpus Christi, USA. So ulit, magandang umaga sa inyong lahat. Gano'n nga ba ka-importante itong radar? Ang radar ay isang requirement sa SOLAS navigation, lalo na sa bridge navigational equipment. Bawat barko naglalayag internationally may dalawang radar na dinadala, lalo na sa navigasyon. Yung barko natin ay may dalawang radar, S-band at saka X-band. So ang basic concept ng radar is the primary safety sa navigasyon. So yun ang pinaka importante sa lahat, yung navigasyon, priority nila to. Kaya sa tulong ng radar, isa sa mga navigational equipment na pinaka-importante yung dalawang radar na yan. Kasi ang radar na to, siya ang mukuha ng target, lalo na sa mga traffic density area, sa pagnavigasyon, mga merchant ships, and other obstruction. So, makita to ng radar. So, hindi rin natin pwede i-rely yung radar kasi yung radar na yan ay equipment po lamang. So, meron din tayong tinatawag na rapid lookout by use of binocular. So, ang equipment na to ay only serve as assistant sa navigation. Ang mga concept dito, yung mga radar concept nito ay parehas lang ng yung dalawang radar na yan. Kasi, kukuha ito ng ranges, targets, and information para sa mga kalaban or other obstruction or mga small craft and fishing boats. Nakukuha din dito yung low clouds o may ulan, wala. So, pwede din tayo mag-base dito. Ang pinaka-concept nito is ranging and detecting. So, ang radar na ito ay pinaka-importante talaga. So, kaya ito ang pinakamahalaga sa isa sa pinakamahalaga sa navigation equipment. Yan lang po. So, may... So, ano nga ba sir yung pinagkaiba ng X-band sa S-band? Ang pinagkaiba ng X-band at saka S-band ay una sa lahat yung nila, yung frequency. Yung X-band ay may 9 GHz. Yung S-band ay may 3 GHz. So, makita mo rin dyan sa scanner. Yung scanner niya, yung width, ang X-band ay may mas short. So, ibig sabihin, may 3 cm wavelength lang. So, sa taas, yung scanner ng S-band, mahaba. So, meron siyang 10 cm width wavelength.
So, yun ang isa sa kanya, isa sa kaibahan niya sa S-band radar. So, ang X-band radar ay mas kuwan siya, mas efficient siya sa mga small targets and short ranges. So, sa mga fishing boats dyan, sa mga small craft, dito sa X-band radar natin makukuha yan. So, iba rin. So, makukuha din natin yung SAR. Sa X-band radar din natin makukuha yung search and rescue transponder doon for rescue. Ang S-band naman, ang S-band ay pang long range. Long range, high frequency, and wavelength. So, makukuha niya yung pang long range na mga targets. So, mas kuhaan siya, mas kuhaan siya sa mga long ranges. Kaya, yun ang pinaka kaibahan niya. Ang dalawang radar ito ay powered by magnetron. Kaya, nag-transmit siya through magnetic. Yun, magnetron. Magnetron wave. So, may tuning siya. So, yan ang isa sa mga sistema ng radar. Yun lang po. Yun, mga katoto, no? Hindi na siya basta radar. So, may isang tawag pa siya. Ano nga po sa isang tawag niya? Isa din ito. Dahil kasi sa lumang panahon, ang radar only is ranges and depth. Walang only detecting and ranging. So, ngayon, binabago ng panahon, kaya tinatawag itong ARPA. Yun. Automatic Radar Tracking Aid. Yun. Yung ARPA po, mga katoto, automatic radar plotting aid. Simulisya natin. Ang ibig sabihin ng automatic radar plotting aid, ang mga information ng mga targets ay makukuha mo na. Gaya ng bearing, ranges, course of ground, speed of ground, TCPA, CPA, VCR, VCT. Yan ang tinatawag na ARPA. Meron siyang mga information. Kasi sa dati, wala yan. Panang yan, yung distance and range. So, yan ang panyan. Ibig sabihin ng ARPA, automatic petang radar clock, na automatic radar tracking aid. Yan lang mga ka-brothers and katuto. Katuto brothers. Yun, mga katuto, no? Nakagaling natin si Pupisel magpaliwanag ng about sa ating ARPA o radar. So sana may makuha kayong puting tips o kaalaman sa aking video ngayon. So sir, bago matapos yung ating video, ano, mag-shoutout ka muna sa mga mahal mo sa buhay. Bago ko makalimutan ng lahat, shoutout ko pala yung asawa ko dyan sa Iligan City, Still Town, si Saisa, ang anak kong nag-iisang anak, si Kael. Then yung mama at papa ko nandyan sa Still Town, sana good health, COVID free kayo lahat dyan. Sa mag-anak ko, kayo mag-anak ng asawa ko, mama ng asawa ko, tsaka ka mag-anak ko rin, mga pinsan, relatives sa Mahayag, isa sa mga friends ko dyan sa Santa Elena, yung Pala Boys. Tapos yung kapatid ko, shoutout dyan sa Abu Dhabi. Tsaka panganay namin, yung ate ko sa Dumingag. Tsaka mga tagamahayag ng mga pinsan ko. Tsaka yung kapatid kong Siman, mag-ingat ka to. Nandyan din sa bak mo ngayon, naglalayag. Okay, salamat. Yun, mga katoto. So, bumati na si Chupukusir, pati sa ibang bansa, no? So, sa mga kababayan ko dyan, o sa katulad naming OFW, sana mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel, Katoto Brothers. Yun. At sana abangan nyo ulit yung kunting tips number 2. So marami tayong mga equipments pa rito na kailangan naming i-share sa inyo. So yun. So, sana huwag nyo laging kalimutan mag-like, comments sa mga suggestion nyo. Ano ba yung pangakatanungan nyo pa? Kung may isa-suggest nyo sa aking video, yun, para mabago natin ng konti. Tapos, mag-share na lang ng ating video, mga katoto, o mga kainday. So, sa mga aspiring katoto dyan, o kainday na gusto magsiman, just subscribe my YouTube channel, Katoto Brothers.
And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa mga latest videos na gagawin ko rito sa Barkok. So yun lamang. Ito si Katoto. Muli, ito si Katoto na dyan na nagsasabi sa pakunting-kunting tips na ibibigay ko sa inyo o isishare ko sa inyo. Pag naipon yan, mga Katoto, mga Kainday, magiging quintress na yan. Tayo sa labas. Dagdag ko lang pala doon sa amin ni Chief Officer kanina sa ARPA. Ito po pala yung kanyang radar scanner. Yun. Yung maliit na 3 centimeter wavelength, yan yung sa X-band. Yung sa S-band, yan yung malaki, yung 10 centimeter wavelength. So, bali na sa akumasa ng barko natin. So, yan. Yan yung tinatawag na radar scanner, mga katoto. Yun. Natin. Yan. So, dalawa yung umiikot. Ibig sabihin, dalawa rin yung gumagana. Gumagana si X-band tsaka si S-band radar. Yun, mga katoto. So, yun. Yun, hanggang doon lang yung ibig sabihin ng ating ARPA, no, o radar sa barko. Magresa muli, mga katoto, sa aking kunting tips. Sa susunod, marami pa tayong pwedeng i-share sa inyo. At ganun din sa akin, no, pang refresh sa barko. Matuto ako, din matututo rin kayo. Yun, mga katoto, magresa muli. Maraming salamat. Bye-bye.